So hello guys, good afternoon. Ito guys, may issue tayo ng Pintax. So ang problema nito guys, sabi ng user is yung naghahang yung screen. Pintax lang nakalagay dyan guys, hindi nagtutuloy sa booting, hindi nagbo-boot. So ito guys, common issue na to ng mga ganitong Pintax na lumang modelo guys. So once na drain yung pinaka-CMOS button guys, yan ang laging problema nya. So ngayon guys, magpapalit tayo ng CMOS battery nito. So palitan natin yung CMOS. So binuksan ko na yan. So bibili lang tayo ng battery guys. Because last time this one is connected the board. It's hanging. Ah, there is a sensor for the door. You need to cover the door. Yeah, this one. Just wait. Switch. So, where's the switch? Okay, no problem. I will push. Wait. I will push the door. Turn on. Just wait. Push that button. Push. So turn on. Yeah, it's turned on. Let's go. Pintax logo only coming. Mm-hmm. This is alarm. Just wait. Logo only this one logo coming. That's a problem. So this send this picture to the Adi. He told me this one. Yeah, there is a CMOS battery, I think. Yeah. We'll try to replace the CMOS battery. So this is the issue. This Pintax logo only. So this is the old model Pintax. So the logo is only up here. So going in the CPU is not running. This side is okay. This side. So we need to replace the CMOS battery. Okay. Let's turn off. But we don't have CMOS battery this time. You have to request. So this is the CMOS button. You can remove this board or no? This board? No. No. We just remove. No, we can remove, but we need to remove the. I think this one here, one screw here, then we can pull. Remove the power. No. This one we will remove, and then we can pull out. It's just only slide now. Okay. Give me a screwdriver. But we don't have this one, I think. The battery? So this is the CMOS battery. But we don't have this one. Yeah, this is the CMOS. We need to replace this one. Just wait. 128 only. Yeah, this one 128. We will check the voltage. How much? 3. Give me another one. So,
Test. Only like this. Didn't already rip it before this one? Yeah, this one is pretty strong. Zero. So yeah, no more. 0 volts, so we need to replace this one. But we don't have this one. Also we replaced already before. This is not the original. Why they put this? No, maybe this one is original before, but I don't know. Yeah, shrink cable only. How many volts? Yeah, we have this one. I know it. Ayun guys. So this is the battery. 3 volt here. Yeah. See, he just only make. He replace only like this battery. So we can buy also this one in the market. Yeah. 3 volts. Yeah. So we will buy there in the Bacala. Zero. So this is the battery. So 0.1 already battery. So this is the cost of the hanging of the PC. But we don't have this time, so we need to. So and guys, yun. Ito yung pinaka-battery niyang luma, guys. Yan. So ang ano niya is, so ang yung ano niya is si CR2032. So meron akong mabili guys, and bumili lang ako diyan sa labas yung katabi ng may shop dito sa tabi namin. So ito yung battery CR2032. So mura lang to guys, nasa mga 40 pesos lang. 40 pesos lang to sa piso. So 4 real. So ito yung common, laging common issue ng mga ganito guys sa Pentax na mga lumang modelo. So ngayon guys, papalitan natin. So tingnan natin kung anong mangyayari. So ayan, ayan yung ano. Yung buksan, ayan. So maraming klaseng ganitong batida guys. Meron ditong 2025, meron ding 2016. So ang original kasi ito guys is 2032. So dapat ipapalit mo rin is 2032. Ayan. 2032, so ito na yun. So sukatin yung bulta ay kung ilan. So 3 volts guys, 3 volts. So ito guys, ito yung pinaka connector nya. So tinanggal ko na yung luma. Ayan, ginaganon lang yan guys. So ayan. So ang gagawin ko guys, i-assemble ko lang sa, kasi yung original din ito guys, siguro yung company nagpalit na. So it, hindi na sa original. So ikagawin na lang natin. Huwag mong kalimutan yung ring niya guys. Ikabit yung ring niya kasi napaka-importante yan. Para sa ground, ano, para hindi sa mag sa short sa grounding. So yan. Yan din yung pinaka rubber ring niya. Ayan. So ganoon na lang guys. So ito yung positive guys side, to negative naman. So yung red color dito. Ayan, ito naman yung black color. Ganoon mo lang guys. So ngayon guys, babalutin ko lang siya ng string cable tubes para ano, hindi siya ma, hindi ko na sa ihinang guys, kasi pag hininang mo to ma, magkakaroon ng ano, yung pag uminit yung battery guys eh. Wag na kayong maghinang pag mga ganito guys, kasi yung battery niya madaling ma-deteriorate. Na test ko na yan dati. Kung meron kayong pang ano guys, yung pang spark dito, pwede, maganda yun. Pero kung wala, igidikit nyo na lang. So lagyan na lang natin ng string cable test. Okay.
So ayan guys, kinabit na natin yung board. So tingnan na natin. Kabit lang natin yung mga flex cable. Balik lang natin yung mga flex cable guys. Yan. So ibalik natin yung memory. Yan. Yan. So kailangan guys nakasit ano siya ng maayos. So bibiri mo din. Bibiri pa din natin. So ayan. So napalitan natin guys. So napalitan natin ng bagong battery. Titesting na lang natin kung anong mangyayari. Ito nga pala guys, hindi ito magbubukas itong ano niya. Hindi ito mag-on pag hindi nakatakip, naka-switch. May switch dito yan guys ng cover. So pag hindi nakatakip, hindi mag-on yan. Kailangan mong i-switch on yung cover. So kailangan nating sundutin yung bago tayo mag-power on. Sundutin natin tong pinaka cover switch dito. Yan guys. So bismillah. Sana gumana. So yun guys, Pintax. Dapat siya magbuboot. Napalitan ng bagong battery. So yun. So matagal siya. So alam ko guys, matagal ito mag-boot yung unit na ito eh. Ito yung luma naming Pintax eh. Ng CMOS ng parin yung mag-boot guys. Gumagana naman lahat yung pump, yung lamp din guys, gumagana yan. Ang problema lang talaga yung display. So yun lang naman natin ulit. So guys, we need the cover again. Oh, you make block? Yes. Of course. And guys, kailangan natin i-cover guys kasi baka pa ako. Ang problema niya, may mga sensor kasi ito. Secret sensor. Bago siya mag-on. Down, down, down like that. Should be a little bit excellent. Is the hole screwed yet? Yeah. Hmm? Small. Small? Yeah. Hey guys, welcome to Sora. So, minsan kasi guys, pag mga ganitong issue,
kailangan i-cover mo na lahat bago tayo mag ano ulit. Kasi pag naka-open siya guys, baka hindi isang bubot. Not coming. So this side first because there is a lock here, see? So just like slide. So it will blow it. We will remove first. Blow it, huh? Mm-hmm. There is one more here. But screw. This one already goes. Hero. No, I already removed. No, this one. Hmm? We need to tighten this one. Hmm? We need to tighten this one. Yeah, this screws. Phillips screw, small one. Small one? Yeah, a little bit long. No, this is not. So, huh? It's not tight. This one not loose. It's not loose. That's normal, that one. If there is that. Normal, that one. There is no. Here, this one, see? Should remove this one. Very locked. After put all screws, then push the screw. Hit down now. So we will test first. Test again. No, but first close the side so it will be locked. Ah, yeah. Otherwise, lock this side because there's a switch, door switch for the lamp. This one, lamp switch. Down is big, up small.
on that side, then you will go. Turn on. So and guys, sinirado namin guys kasi ay sometimes kasi guys yung ibang mga makina pag hindi nakasarado hindi siya nagbubut. Siya sinirado. So nagumana na siya. So, ito yung mga issue ng mga lumang makina. Matagal na sa magbot. And guys. So, now is working now. So, ang problema lang niya guys is yung CMOS battery lang talaga. So, kailangan lang tayo magpalit ng CMOS battery. So, tingnan din natin yung touchscreen kung gumagana. So, gumagana siya. So, yung mode. Kasi wala, hindi nakakabit yung ano guys. So, ito gumagana siya. So, ayan guys. Okay na siya. So, kanina guys, in-on ko siya na hindi nakatakip. So, hindi siya nagko-continue ng booting. So, meron kasing mga secret ano yan sa mga ghetto guys. Mga lumang ano equipment siya. So, ngayon sinirado ko. Para maayos natin yung switching din dito. Kasi mayroon ditong cover lock yung sa lamp niya. So lamp side niya. Hindi mag-on yan pag walang, ano, hindi nag-ano guys. So yun lang guys. Yun lang ang problema guys. Yung CMOS battery lang talaga. So yun yun. IPKI na model. So ito yung pinaka old model namin guys na Pentax na ang endoscopy. Yan, IPKI. Yan. So touchscreen na rin siya. Pero yan yung pinakaluma namin. So matagal na to guys, 2011 pa namin to na purchase. Na-accept so mga 12 years na sa guys. So ngayon guys, nag-a-appear na rin daw siya ng replacement lamp. So tingnan ko muna yung lamp niya kung ilan na system. So yung lamp niya, saan ba yung option? Yung setup SE enhancement. Makikita kasi natin dito yung count ng ano guys eh. Count ng lamp ilang oras, ilang ano na. Ilang I scan, press it up. Dito pa tayo position. Digital setting, sub delay. So scope button, forward pa tayo. Character, keyboard, file storage, control reset, counter. Ito guys, makikita natin to guys. Nandito yan kung ilang. So naka-counter reset na siya. Bakit? Printer setting. Maybe somebody reset already the counter. Default touch screen. So ayan guys, yung counter niya 00 na.
Ah, okay. So, ayan guys, na-reset natin yung counter kasi nga na-reset natin yung counter ng lamp kasi nagpalit tayo ng battery, CMOS battery, yung pala yung pinaka-ano guys. So, ayan, 0-0 yung counter niya dahil nagpalit tayo ng battery. So, wala na. So, hindi natin malaman yung counter ng lamp kung kailan tayo magpapalit. Gapper. Ay, 0-0. Counter 0-0. It becomes 0-0? No? Yeah. Because we replace the CMOS element. Yeah, once you... Yan guys. So, hindi natin makita kung ilan ng oras yung ano. So, antayin na lang natin mag-blow yung ano, lamp. So, this counter is for the lamp. So, we need to check the lamp counter. So, before he... But, no problem. I can see that one in our job order system. Mm-hmm. I always enter that one when I will replace. I was replaced lamp. Okay, and guys, working na siya. Ayan lang guys.